suspek sa pagpatay sa isang dalaga sa Pangasinan. Sinampahan na ng kasong rape with homicide ng PNP. Tulong! Tulungan niyo ako! Ito ang sinambit ni Catherine Kison noong araw na siya ay galawin at tinangkang patayin ng lalaking nag-alok sa kanya ng trabaho mula Pangasinan na nakilala lamang niya sa Facebook. Hindi alam ng mga taong nasa paligid niya na ang pagtanggap sa trabahong inaalok ng isang tao ay ang huling araw na muli makakausap at makikita si Catherine. Ayon sa pamilya ni Catherine, siya ay isang masipag, madiskarte, maganda at matalinong babae na hindi titigil sa pagkakasipag upang makaasenso sa buhay. Halos lahat ng diskarte upang kumita ay ginagawa niya, kagaya ng pagtitinda ng pagkain, yelo, online selling at marami pang iba na talaga nga namang nakakatulong upang makaahon sila kahit papaano. Dahil sa pagiging madiskarte ni Catherine ay hindi naiiwasan na humanga ang kasintahan nito na si Jo Marie dahil sa pagiging matyaga nito. Sabi pa nila ay mataas ang pangarap ni Catherine para sa kanilang magkasintahan kung kaya't hindi hinahadlangan ni Jo Marie ang kanyang mga diskarte sa buhay dahil makakatulong ito para kay Catherine. Hindi niya hinahadlangan ang plano ng dalaga dahil kita naman niya na talagang nagsusumikap ito sa tamang paraan at para sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam ay malapit na pala ang huling hantungan ng dalaga kung saan maselan at karumal-dumal na sasapitin ang naghihintay dito. Isang araw ay may nag-alok ng trabaho kay Catherine through online at maaari lamang siyang maging kasambahay o tagatingin ng mga bata, kaya naman ay napangiti, nabigla at natuwa ang dalaga dahil sa nangyari. Agad niyang sinabi ito kay Jo Marie upang ipaalam na gusto niyang kuhanin ang trabaho at ayon pa kay Catherine ay magandang kitain na rin daw kahit papaano at makakabili na din ng tricycle para kay Jo Marie upang makadagdag din ng pagpapasada sa pang-araw-araw. Ayon sa lalaking nag-alok kay Catherine ng trabaho ay ang kikitain ito ay tumatayang 8,000 piso kada buwan na hindi na rin masama kung iisipin. Ngunit sa kabila ng excitement at siguradong pagsang-ayon ni Catherine ay siya namang kabaliktaran ni Jo Marie. Ayon kay Jo Marie ay ayaw niyang payagan agad ang dalaga dahil nga sa marami ng balita na kumakalat na may namamatay na kasambahay. At isa pa ay hindi naman ito nakilala ni Catherine ng personal kung kaya ay wala silang kasiguraduhan kung totoo ba ito. Kaya naman ay nag-aalinlangan talaga si Jo Marie na pumayag sa kagustuhan ng dalaga. Ngunit mukhang masaya at buo na ang desisyon ni Catherine at binasa pa ang impormasyon kay Jo Marie upang malaman na siya ay ligtas na magtatrabaho doon. Ang nakalagay daw sa impormasyon ay may pulis na kamag-anak ang tiyahin ng lalaking nag-alok ng trabaho kay Catherine, kaya hindi naman siguro daw ito gagawa ng masama dahil pulis ito. Walang nagawa si Jo Marie kundi pumayag, ngunit ayon sa kanya ay bukal ito sa loob dahil kita naman niya talaga ang kagustuhan ng kasintahan na tumuloy. Ngunit binigyan niya ito ng kondisyon kung saan kailangan lagi itong mag-update at laging mag-video call. Sumang-ayon naman ang dalaga dahil alam nito na pinangangalagaan lamang siya ng kasintahan mas lalo at nakilala niya lang ito sa social media at hindi personal na nakausap kundi sa telepono lamang. Nang dumating na ang araw na susunduin si Catherine ng lalaking nag-alok ng trabaho na si Mark, ay hindi naman nagpigil si Jo Marie at inihatid ang kasintahan sa kabilang parte lamang ng Pangasinan, hindi kalayuan. Ngunit gusto niyang makasiguro at makausap na din mismo si Mark. Pagdating nila doon ay ilang saglit pa lang silang naghintay. At nang dumating na si Mark ay kita naman nila na maayos ang itsura nito at walang nakakadudang pananalita at tingin ang meron nito. Kinausap ni Jo Marie si Mark na pangalagaan ang kasintahan niya at ayon kay Jo Marie, nang makausap niya si Mark ay talagang sinigurado daw siya nito na pangangalagaan niya si Catherine at mabait naman ang tiyahin kaya wala siyang dapat ipagkaalala. Gumaan ang loob ni Jo Marie sa nadinig, ngunit ang hindi niya alam ay kabaliktaran pala ang mangyayari sa kasintahan at tila ay kanyang pagsisisihan na pumayag siya.
Nang tuluyan ng sumama si Catherine kay Mark ay wala namang problema at nag-a-update pa rin ito kay Jo Marie. Nang kinagabihan ay nag-video call pa nga ang magkasintahan. Kinakamusta ni Jo Marie ang dalaga at ang tanging sabi lamang nito sa kanya ay okay naman siya at walang problema. Mabait daw si Mark. At isa pa ay huwag na siyang mag-alala dahil maya-maya ay aalis na rin sila at hinihintay lang ang sundo sa may kubo. Muling pinaalalahanan ni Jo Marie si Catherine na mag-ingat at sumang-ayon naman ito. Ngunit kinabukasan ay wala na itong paramdam. Tinadtad na ng chat at tawag ni Jo Marie ang dalaga. Ngunit hindi pa rin ito sumasagot sa kanya. Nang magtanong naman siya sa ina ng kasintahan ay sinabi rin ito na hindi rin tumawag sa kanya o nagchat ang anak. At nagsabi pa ito na baka lobat lang ang cellphone nito kaya maghintay na lang daw si Jo Marie. Kinalma ng kasintahan ni Catherine ang sarili, ngunit nang ilang oras na ang nakakalipas ay hindi na niya napigilang maghagilap ng balita at kumilos upang malaman kung ano na ang nangyari sa kasintahan. Unang pinuntahan ni Jo Marie at ng ina ni Catherine ang tiyahin nito at nang hingi rin ito ng update, ngunit ang sagot lamang sa kanila nito ay wala at hindi pa rin ito nagchat-chat. Pinakita lang ng tiyahin nito ang ilang pictures ng lugar na pinagtuluyan at pinuntahan ni Catherine at dahil wala ngang update ay ipinasend na lang ni Jo Marie ang pictures bilang tulong at pumayag naman ang tiyahin nito. Abang tumatagal ang araw ay mas lalong hindi napapakali si Jo Marie kaya nagpost na siya sa social media upang humingi na ng tulong. Idinala na nila ang problema sa barangay at nang hingi na ng tulong, nagpaliwanag sila kung ano ang nangyari at papaano nila hindi na kontak ang dalaga. Dahil sa ilang araw na paghahanap ay dito na lumabas ang dalawang concerned citizens na nakakita ng Facebook post. At anya ay sa kanya daw ang kubo na nakalagay sa post. Kung kaya ay nagsimula ang mga ito na puntahan ito kasama ang dalawang barangay na mga opisyales upang hanapin si Catherine. Pagdating nila doon ay mabilis nilang naghanap sa buong lugar na senyales na kung saan ang dalaga. Nilibot nila ang buong bukirin at kahit ang mismong kubo ay pinuntahan nila hanggang sa nakakita sila ng ilang gamit doon kagaya na lamang ng bag at pati na rin ang mga damit ni Catherine nang umalis siya. Hindi rin nagtagal ay nakita nila ang damit ni Mark noong araw na suot-suot niya ito noong sunduin si Catherine. Nakumpirma naman ni Jo Marie ito nang makita. Kahit pa may posibilidad na wala na si Catherine ay hindi mapigilan ni Jo Marie at mga kapamilya ni Catherine na umasa na buhay pa ito at baka kung nasaan lang. Umabot sila ng mahigit 2 oras na paghahanap sa dalaga at habang naghahanap ay mayroon na naman silang natagpuan. At ito ay ang birth certificate ni Mark na siyang sumundo sa dalaga. Habang naghahanap sila ay napunta ang isang opisyal sa pinakaliblib kung saan madaming damo at dahon ay doon na nila nakita ang katawan ni Catherine na may taklob ng dahon at nang tanggalin iyon ay naaagnas na ang katawan nito. Gumuho ang pag-asa na meron sila at tila nadurog ang mga pusong mahal na mahal siya at ginawa ng paraan upang mahanap siya. Hindi nila ginusto ang nangyari sa dalaga at dahil pala sa pagiging masipag at magaling nitong diskarte upang umasenso ay siya palang kahahantungan niya sa kamatayan. Hindi makapaniwala si Mark at binuhos na ang gali habang kausap ang pulisya at nagmakaawa na hanapin si Mark at dapat na harapin ang ginawa nito kay Catherine. Hindi mapaliwanag ng mga kapamilya at kamag-anak kung gaano kasakit nang makita na ganito ang sinapit ni Catherine. Hindi nila maintindihan kung bakit ito nangyari sa kanya. Nang asikasuhin na ang kaso ay mabilis na gumalaw ang pulisya upang i-trace at hanapin ang suspect at dahil nga sa birth certificate at dami ay naging pangunahing suspect si Mark kaya siya agad ang hinanap ng mga pulis. Ilang araw nilang pinagtutuunan ng pansin at hinanap ito hanggang sa natagpuan at hinuli na nila ito. Nang magkaharap si Jo Marie at ang lalaki ay hindi mapigilang maluha ni Jo Marie. Lumabas sa test na ang ikinamatay nito ay ang strangled to death o pagkakasakal. Nag-positive din ito na na-rape talaga
kaya kahit anong mangyari ay hindi na maitatanggipan ng suspect ang mga lumabas sa medical results ng dalaga. Hubot-hubad talaga nang makita rin nila ito, kaya ito agad ang unang naisip ng mga operatiba na unang nangyari sa dalaga. Dahil alam ni Mark na wala na siyang takas at tila ay talagang hindi na niya maitatanggi ang lahat, ay doon na niya sinimulang isinilaysay ang nangyari. Aniya ay pagkatapos niyang sunduin si Catherine ay dinala niya ito sa kubo at inumbinsi na doon sila susunduin ng magiging amo, at dahil walang ilaw doon ay nagsindi siya ng kandila. Narinig niya at nakita pa daw niya ng eksaktong gabing iyon na magka-video call si Catherine at ang kasintahan nito na si Jo Marie, kaya hinayaan niya ito. Lagi nga daw siyang tinatanong ni Catherine kung nasaan na, at palagi lang niyang sinasagot dito ay na traffic at malapit na ito. Kung kaya na makita niya na inaantok na ito, ay hinintay niya makatulog ito ng tuluyan, at nang mangyari ay hinihintay niya ito, at dito na niya pinagtangkaan na sain ang dalaga. Ani Mark ay naalimpungatan pa nga daw ito at nakita ang ginagawa niya, kaya hindi niya nagustuhan nang sumigaw ito. Nablangko na daw ang kanyang utak at sinakal ang dalaga ng tuluyan. Nais niya lamang sana itong patahimikin, ngunit hindi niya aakalaing mapapatay niya pala ito ng tuluyan. Nang manahimik at matanggalan ng malay ang dalaga, ay sinimulan na niya itong galawin. Mas lalong sumakit at nawasak ang puso ni Jo Marie dahil sa narinig. Mas lalo nang madinig niya ang rason nito na nagkagusto siya sa dalaga, kaya niya nagawa ang ganitong karumal-dumal at nakakasukang krimen. Gustong saktan ni Jo Marie ang lalaki at gusto niya talaga itong magdusa, ngunit hindi niya kayang gawin, kaya hinayaan na lamang niya ang korte ang magpasya at ang bahala na makuha ang nararapat na karapatan at hustisya na nararapat para sa kasintahan. Malalim pa rin ang sugat, ngunit pilit na bumabangon. Yan ang sabi ng nanay ni Catherine. Wala na ro silang magagawa kundi ipagdasal, at ayon pa sa kanya ay wag na siyang aalalahanin at mamamahinga na lamang daw dahil ayaw daw niya ito magdusa pa. Pilit na sinusubukan ng mga kaanak ni Catherine na makalimutan ang nangyari at matutong mag-move forward, ngunit hindi nila mapigilang masaktan sa katotohanang wala na ang dalaga. Ang kasong ito o krimen ay naihayag din ng investigador kung saan ang ganitong krimen ay bumulabog sa atensyon ng nakakarami, at ang halos lahat sa kanila ay nagsasabing dapat ibalik ang death penalty, mas lalo na para sa mga adik at peace na padami na ng padami ngayon. Nang mahatulan ang binata ng pagkakakulong, ay naging malaking tulong ito sa kanila upang makamit ang hustisya, at kahit masakit ay pinilit nilang itinataguyod ang paghihilom ng mga sugatan nilang puso kahit na napakahirap. Hindi pa rin nila inaakala na ang pagiging punot dulo ng kamatayan at ang nagdaan upang mangyari ito kay Catherine ay ang kagustuhang umasenso at magtrabaho ng marangal para sa pamilya at kasintahan. Hindi man ayon pa ang nararamdaman nila, ay pinapanatili nilang matatag ang sarili para kay Catherine, dahil alam nila na nahihirapan pa rin ito sa kanyang paglalakbay sa patungo sa kawalan. So ngayon, lamunahan.